Mahabata, narito tayo sa ikatlong markahan sa ESP 2 Week 3 and 4 at ang ating pag-aaralan ay pagpapasalamat sa mga karapatang tinatamasa. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang iba't ibang karapatang pambata na ibinibigay ng pamilya o mga kaanak sa isang batang tulad mo. Gayun din, malalaman mo sa aralin ito kung paano maipapakita ang paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa mo tulad ng pag-aaral ng mabuti at pagtitipid sa anumang kagamitan. Sa aralin ito, patuloy mong mauunawaan ang pagpapahayag ng kabutihang dulot ng karapatang tinatamasa mo at ang pagbabahagi ng pagpapasalamat sa pamamagitan ng isang kwento. Mahalaga na sa bawat bagay na iyong tinanggap ay ipinagpapasalamat mo sa Diyos, tulad ng mga binibigay ng iyong mga magulang, pagmamahal, tahanan, damit, suporta sa pag-aaral, at pag-aalaga na bahagi ng iyong mga karapatan. Nagpapasalamat tayo upang ipakita natin na tayo ay masaya sa bawat karapatan na ating natatamasa. Ikaw, marunong ka bang magpasalamat? Paano ka magpasalamat? Halina't pakinggan ang kwento ni Helen tungkol sa pagpapasalamat sa kanyang mga karapatan. Ang ating kwento ay may pamagat na Salamat sa Aking Mga Karapatan. Pagising ni Helen isang umaga ay nakita niya ang kanyang tatay Oka na papasok sa trabaho. Pag-alis ng kanyang tatay, tinanong niya ang kanyang nanay Remy. Nay, bakit po kailangang magtrabaho ni tatay? Nakangiting sumagot si nanay Remy. Siyempre anak, kailangang magtrabaho ni tatay upang maibigay sa iyo lahat ng iyong mga pangangailangan. Gusto namin na ikaw ay makapag-aral, makakain ng masusustansyang pagkain at lumaki ng maayos. Niyakap ni Helen ng mahigpit ang kanyang nanay at sinabi, Napakaswerte ko po pala. Maraming salamat po sa inyo. Bilang pasasalamat ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Ako rin po ay lagi magpapakabait. Magiging magalang rin po ako. Tuwang-tuwa si Nanay Remy sa sinabi ni Helen. Ngayon narito ang mga tanong. Makikita ito sa gawain sa pagkatuto bilang isa sa page 15 ng iyong ESP module. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan hinggil sa kwento. Gawin ito sa inyong papel. Unang tanong, saan papunta si Tatay Oka ayon sa kwento? Pangalawa, bakit kailangan magtrabaho ni Tatay Oka? Pangatlo, anong mabuting pag-uugali ang natutuhan mo kay Helen? Pang-apat, anong mga karapatan ni Helen ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang? At panglima, paano nagpasalamat si Helen sa kanyang mga magulang? Maaari mong i-pause ang video na ito o kaya naman tignan sa inyong ESP module. Napakahusay! Mahalagang magpasalamat sa mga karapatang iyong tinatamasa. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, mahalagang gawin mo ito ng may kasiyahan at pagmamahal. Pero, kanino ka ba dapat magpapasalamat? Tama! Dapat magpasalamat ka sa iyong mga magulang, mga kapatid at lahat ng kasapi ng pamilya at iyong mga kaibigan. Higit sa lahat, ikaw ay magpasalamat sa poong may kapal na may gawa ng lahat. Maraming paraan upang makapagpasalamat sa kanila tulad ng sinabi ni Helen sa kwento. Sa mga paraang ito, maipapakita mo sa kanila kung gaano kakasaya at kahalaga sa iyo ang iyong mga karapatan. Ito ay isang magandang pag-uugali na dapat nating matutunan sa kwento ni Helen. Ano-ano ba ang mga magagandang pag-uugali? Una, pagpapasalamat sa poong may kapal. Pangalawa, pagiging mabait at masunurin sa magulang. Pangatlo, pag-aaral ng mabuti. Pang-apat, pagtulong sa mga gawaing bahay. Pang-lima, pagiging magalang sa pakikipag-usap. Pang-anim, pagtulong sa mga nangangailangan. At pang-pito, pagtitipid sa mga kagamitan.
Ilan lamang ito sa mga maaari mong gawin upang makapagpasalamat sa mga karapatang iyong tinatamasa. Ginagawa mo rin ba ang mga ito? Mahalagang maiparamdam mo sa iyong pamilya at mga kaibigan ang iyong pagpapasalamat sa mabuting paraan. Ngayon naman ay pumili ng isa sa mga pamamaraan na ating natalakay na gusto mong gawin upang magpasalamat sa iyong pamilya para sa karapatang iyong tinatamasa. Isulat ang iyong sagot sa iyong papel. Ito ay para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, page 16. Nagpapasalamat ako sa aking pamilya sa pamamagitan ng... Maaari mong isulat ang iyong sagot sa papel. I-post mo ang video na ito o kaya naman ay tingnan sa inyong ESP module. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo na makikita sa page 17. Tukuyin ang taong dapat pasalamatan sa bawat larawan sa ibaba. Buuin at isulat ang salita sa ilalim ng bawat larawan. Isulat ang iyong sagot sa papel. Sino ba ang tinutukoy sa unang larawan? Sa pangalawa? At sa pangatlo? Handa ka na ba para sa susunod na gawain? Ito naman ay gawain sa pagkatuto bilang apat na makikita sa page 17. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting ugali ng pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang larawan. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat at pang-lima. Maaari mong i-pause ang video na ito o kaya naman tingnan sa inyong ESP module. Sa tulong ng iyong magulang o tagapangalaga, gumawa ng isang maikling pagsasalaysay o pagbabahagi ng pagpapasalamat patungkol sa iyong mga karanasan sa kasiyahan at kabutihang dulot ng karapatang iyong tinatamasa. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa susunod na slide. Gawin ito sa inyong papel. Ito naman ay para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, page 18. Narito ang pamantayan. Una, nakapagpapakita ng pasasalamat patungkol sa mga karanasang nagbigay kasiyahan at kabutihang dulot ng karapatang tinatamasa. Mahusay mo ba siyang naipakita? Maayos o kailangan ng pag-unlad? Pangalawa, nakapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. At pangatlo, nagpapakita ng pagkamalikhain. Bilang pangwakas, masasabi mo na ang patlang sa mga patlang iyong tinatamasa ay mahalagang patlang na dapat mong ginagawa. Maaari mong piliin ang mga sagot sa bawat patlang dyan sa ibaba. O kaya naman, tingnan mo sa iyong ESP module, page 18. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin.